So, sa refrigerator ni Sir Dave is 3.3 cubic feet na Hanabi. Ibig sabihin, ito yung personal ref. No, ito yung mga maliliit lang na refrigerator. So, tinatanong niya kung malakas daw ba sa konsumo ng kuryente. What's up mga ka-TV? So welcome back na naman dito sa J4 TV. So panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito is magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating channel. So kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na aking ginagawa ay ayon lamang sa aking mga experience. So before ay nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng appliances. So yung mga product training, mga monthly training na tinuturo sa amin is binabahagi ko lang at ginagawan lang din ng video na tulad nito. So wag na natin itong patagalin guys. Ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Dave Okop. Sabi niya, Idol, ang Hanabishi single door 3.3 cubic feet, lakas po ba sa kuryente? Nawala kasi yung yellow tag niya. So shout out sa iyo Dave Okop. So laging nagko-comment at laging nakasubaybay dito sa ating channel. So mega mega shout out sa iyo Sir Dave. So ang tinatanong ni Sir Dave is malakas daw ba sa konsumo ng kuryente yung Hanabishi na 3.3 cubic feet dahil nawala daw yung yellow tag, no? Sa refrigerator ni Sir Dave is 3.3 cubic feet na Hanabishi. Ibig sabihin, ito yung personal ref, no? Ito yung mga maliliit lang na refrigerator. So, tinatanong niya kung malakas daw ba sa konsumo ng kuryente. Sir Dave, is wala kang makikita na mga yellow tag or yung energy guide sa mga 3.3 cubic feet pababa, lalong-lalo na sa mga personal ref, no? So nakikita natin yung mga yellow tag, no, o yung energy guide sa mga 6.5 cubic feet, 7 cubic feet pataas, o kaya yung mga single door na mga nasa 7 cubic feet or 6.5 cubic feet. So makikita natin yung yellow tag na yon. So sa mga 3.3 cubic feet na Hanabishi, no, so wala kang makikita na yung mga energy guide o yung yellow na nakadikit doon sa harapan ng ating refrigerator dahil ito kasi sa mga personal ref natin is pababa na yung wattage, no? So hindi na siya malakas sa konsumo ng kuryente. At the same time, hindi na kailangan lagyan ng yellow tag o yung energy guide doon sa ating personal na refrigerator. Kung hindi kayo familiar sa personal na refrigerator, ito yung pinakamaliit na refrigerator. So ito yung ginagamit natin sa condo o kaya yung pang personal lang, no? So kung mag-isa mo lang dun sa kwarto mo, so pwede mo siyang bilhin or pwede mo siyang gamitin. So pwede mo siyang pang-stock ng mga medicine, pang-stock ng mga breast milk mo, no? So ito yung mga purpose naman ng mga single door na personal ref natin. So Sir Dave, napakatipid na kasi sa konsumo ng kuryente yan kaya wala kang makikita na energy guide o yung yellow tag na nakadikit doon sa harapan ng ating refrigerator. Mapunta naman tayo sa pangalawang question mula ito kay Sir Vic Rolon. Sabi niya, pwede ba yung AVR isaksak sa power on delay at yung POD naman ay nakasaksak sa direct sa outlet? Pwede po ba ganyan? Meron po bang nabibiling AVR with POD na? Please reply, thanks. So, shout out sa iyo Sir Vic. So, lagi ding nagko-comment, lagi nakasubaybay din sa ating channel itong si Sir Vic, no? So ang tinatanong niya kasi is meron daw bang nabibili na power on delay o kaya AVR yung automatic voltage regulator na ay 2-in-1 na siya, so parehas na siya, no? So Sir Vic, meron naman nabibili lalong-lalo na sa mga heavy duty na AVR. So kung hindi pa kayo familiar sa AVR, ito yung transformer o kaya yung tinatawag nating automatic voltage regulator. So ang purpose kasi ng AVR, so halimbawa may fluctuation dun sa inyong lugar, so tumaas, baba yung kuryente natin, is gagamitan natin ng transformer o kaya yung AVR, no, para hindi nasisira yung mga appliances natin, hindi lang sa mga refrigerator, pwede rin ito sa mga appliances natin na mga TV, mga aircon, no? So, ang aircon kasi natin or yung ating refrigerator ay gumagamit siya ng mga compressor.
So halimbawa 220 volts yung ating refrigerator para mapaandar niya yung refrigerator. So halimbawa may fluctuation or tumaas baba yung ating kuryente. So naging 200 or 110 na lang yung ating daloy ng kuryente papunta sa ating refrigerator, is pwedeng maapektuhan yung ating refrigerator. Pwedeng hindi niya mapalamig at hindi niya rin mapagana yung ating refrigerator. So mas maganda na bilhan mo na lang ng AVR, no, para hindi ka agad masira yung ating refrigerator. So ang tinatanong ni Sir Vic dito is, meron daw bang nabibili na AVR na kasama na yung POD o yung power on delay? Meron naman nabibili na AVR na kasama na yung power on delay. So magkasama na siya sa iisang transformer. So isaksak mo dun sa refrigerator mo yung AVR. Yung AVR naman papunta dun sa outlet ng ating saksakan. So yung POD naman is i-on mo lang yun kung gusto mong gamitin yung POD. Sa POD naman, kung hindi kayo familiar sa POD, ito yung power on delay, no? So kanina yung AVR is, ang purpose niya is yung fluctuation, yung taas baba yung ating kuryente. So sa POD naman na tinatanong ni Sir Vic is ito naman yung halimbawa nagloloko yung ating kuryente. So halimbawa laging nagbra-brown out, no? Tapos bukas sara yung ating kuryente. So pwede rin maka-apekto ito sa ating refrigerator. So itong power on delay, ang ginagawa niya is dinedelay niya muna bago niya buksan yung ating refrigerator. So halimbawa, nag-brown out yung lugar natin, no? So pagka hindi kasi natin ginamitan ng power on delay yung ating refrigerator, pagka umandar ka agad yung kuryente natin, is ang mangyayari, aandar ka agad yung ating refrigerator. Pero pag ginamitan mo ito ng POD, no? So pagka halimbawa umandar yung ating kuryente or nagkaroon ng kuryente, is hindi ka agad aandar yung ating refrigerator. So i-delay niya muna. So yun ang kagandahan naman ng power on delay, na dinedelay niya muna bago niya buksan yung ating mga appliances. So kung hindi kayo familiar sa itsura ng power on delay, ganyan naman yung itsura niya. At ganito naman yung itsura ng ating tinatawag na AVR. So magkaiba yan, pero malaking tulong sa ating mga appliances. So ayun lang Sir Vic, bumili ka na lang ng heavy duty, merong 2000 volts or watts na AVR kasama na yung dun yung POD, 2-in-1 na siya. Yun na lang yung bilhin mo. So saan ba tayo nakakabili ng mga AVR? Madami din nagko-comment na isasuggest daw ba ako ng magandang brand. No, hindi po ako nag-i-sponsor dito ng mga brand ng kahit anong appliances or kahit anong AVR, no, o kaya POD or yung power on delay. So ang video na to para may guide lang kayo, no, sa inyong mga appliances. So pumunta na lang kayo dun sa Ace Hardware kung may malapit na SM dun sa inyo. Hanapin nyo yung Ace Hardware at madami kayong pagpipilian na AVR o kaya POD dun. So magagandang brand, trusted brand na yung mga binebenta nila dun. At sabihin nyo kung saan nyo gagamitin para mabigyan kayo ng wattage or voltage na maganda dun sa inyong mga refrigerator o kaya saan nyo gagamitin ito. So Sir Vic, punta ka na lang dun sa bilihan na malapit dun sa inyo ng mga AVR. Doon ka mag-inquire para mabigyan ka nung magandang klase ng ating AVR. So mapunta naman tayo sa last natin na question dito. So ang last natin na question dito ay mula ito kay Carol. Sabi niya, Sir J. Ford, as lang po kung okay lang po ba na sa gabi nakasaksak po yung refrigerator namin, then sa umaga po tinatanggal namin yung pagkasaksak. Meaning to say po, 2 hours siya nakasaksak. Ang tinatanong kasi ni Ma'am Carol is pwede niya daw bang buksan ng gabi at tanggalin ng umaga. So bali 2 hours niya lang gagamitin yung kanyang refrigerator. So Ma'am Carol, meron na rin akong ginawa na video about sa ganitong problema ng ating mga gumagamit ng mga refrigerator. So gusto nilang tanggalin ng gabi, isaksak ng umaga. Ang case kasi noon, pagka halimbawa tinanggal mo ng gabi at binuksan mo ng umaga, mas malakas sa konsumo ng kuryente. No, meron din nagsabi sa akin na bakit malakas sa konsumo ng kuryente? Tinanggal nga ng saksakan, nakapatay nga. So halimbawa ganito kasi yan. Binuksan mo ng gabi, no, at pinatay mo ng umaga, so yung kumapal na yelo dun sa freezer natin ng gabi, pag pinatay mo ng umaga, matutunaw na naman yon, magdi-defrost.
No? So halimbawa, isasaksak mo na naman, pupunuin na naman ng ating refrigerator. So mapwepwersa na naman yung ating compressor. So ito yung mas malakas sa konsumo ng kuryente. Mas maganda na wag mo na lang tanggalin yung saksakan, i-maintain mo na lang yung cooling capacity ng ating refrigerator. Meron namang auto sensor yan na pagka na-reach niya yung cooling capacity o yung lamig na kailangan niyang ilagay doon sa ating freezer o kaya sa loob ng ating refrigerator, ay nag-automatic na mamamatay naman yan. So ang i-advise ko na lang sa inyo, Ma'am Carol, is wag nyo na lang tanggalin, no? Kasi pagka kinabukasan, isaksak mo na naman, mag-raran na naman or tatakbo na naman yung ating compressor para magbuo ng lamig at magbuo ng yelo dun sa ating freezer. So wag nyo na lang tanggalin, i-maintain nyo na lang, ibabaan nyo na lang yung thermostat. Kasi pagka hindi naman tayo bukas ng bukas at hindi na tayo gumagamit ng ating refrigerator, naka-maintain lang na nakapatay yung ating compressor. So doon tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. So hanggang doon lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to. So kung ikaw ay may mga katanungan din, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So araw-araw ako nag-upload para hindi ko ma-miss yung mga video na ina-upload ko. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang itong video na to. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace.